siya ng bagungon, libon na nagiging bato. Bakit kaya tinatawag itong mutya ng bagungon, libon na nagiging bato? Aura gahum virtudis, saan kaya ito madalas makuha ang mga ganitong sahing sangkap agimat, at papaano ito mapasakamay ng isang aurang tao? May orasyon kaya nagagamitin sa pagkuha nito? Wala. At ano-ano kaya ang mga magagandang benepisyo at gahum na pwedeng maitutulong ng sangkap agimat na ito? Dito sa video natin ngayon, mga kaibigan, ay sabay-sabay nating alamin ang mga kasagutan patungkol sa lihim karunungan ng sangkap na ito at mga katotohanan patungkol dito sa mahiwagang agimat sangkap ng bagungon, libon na nagiging bato, aura gahom virtudis. Pero bago po ang lahat, mga kaibigan, ay nais ko pong magpapasalamat sa inyong pagbisita, pagtanaw sa ating mga video talakayan dito sa ating munting channel sa YouTube sa Agimatartin GF. Ano nga ba ang bagungon or horn snails, mga kaibigan? Ang bagungon, mga kaibigan, o horn snails ay lokal na kilala bilang susu. Alam nyo ba, mga kaibigan, na ang bagungon na ito ay may magandang benepisyo para malabanan ang kanser na mga sakit? Ang mga manaliksik na nagmula sa University of the Philippines, College of Pharmacy, ay natagpuan ang mga sterols sa bagungon o horn snails, mga kaibigan. Ano nga ba ang sterols na ito? Ang mga sterols sa magatuwid, mga kaibigan, ay ipinapalagay bilang ang klase ng biochemical ng compound na malaki ang naambag sa anti-angiogenic na aktibidad ng telescopium na nagbibigay ng potensyal nito bilang isang anti-cancer agent. Sa paraan ng pagsabaw sa bagungon shell na ito, mga kaibigan, at ang sabaw nito, mga kaibigan, ay siyang higupin o silbing tubig para sa panglunas sa mga sakit, mga kaibigan. Pero sa amin dito sa Isla Panay, mga kaibigan, kadalasan kung magluto kami nitong bagungon ay ginataang putahe. Mas lalo kasing masarap ang sabaw nito, mga kaibigan, at sampat gid sa ating sinaing na kanin, mga kaibigan. Ginataang bagungon na may halong dagmay o gabi, mga kaibigan. At alam nyo ba, mga kaibigan, na ang bagungon na ito ay may special na gahom aura, gahom virtudis, na kung sakali makita mo ang isang aura nito na nagiging bato na bagungon na libon, mga kaibigan. Ano ang libon na tawag? Ang libon na tawag, mga kaibigan, ay walang butas na mga agimat, katulad lamang ng bagungon na ito, mga kaibigan. Kung makikita natin, mga kaibigan, sa original na itsura nitong bagungon na shell, na ang anyo nito ay may butas, at minsan, mga kaibigan, kapag sinipsip ito habang kumakain, mga kaibigan, ay tumutunog. Kaya sa mutya nito, mga kaibigan, na tinatawag na libon ay kakaiba. Walang lulusutan na hangin, likop at walang tagus, at nalikop ang aura sa natural na batong gahom aura virtudis, mga kaibigan. Saan kaya ito madalas makuha
ang sangkap agimat na ito. Kadalasan mga kaibigan ay makikita natin ito kung itugot o tinatawag na ibugna ng tagna na ikay pakitaan ng ganyang sahing agimat. Kumbaga bugayan ka sa may kapal mga kaibigan. Pero minsan naman makikita mo ito mga kaibigan sa mga maririit na mga lugar, tulad lamang sa mga tabi ng mga sapa, tabi ng ilog mga kaibigan, na may mga kaunting daloy ng tubig o di kaya'y sa mga liblib na mga lugar o sa tabi ng dagat. Pero karamihan kung sa mga dagat ito sakali makita mga kaibigan ay nagiging kristal na ito ang kanilang aura, ang kanilang mga anyo mga kaibigan, dahil sa malakas na tinatawag na usbong ng asin sa dagat at init ng araw mga kaibigan. At sa pagkuha nito mga kaibigan, kung sakali makakita ka nitong aura na sahing agimat, ay itago lamang ito sa itim na tila. At sa pagdating ninyo mga kaibigan sa inyong bahay, ay doon na itong umpisahan na buhayin. Paano buhayin? Ano ang ritual na gagamitin dito? Sa paglatag mga kaibigan ng mga agimat na ito at nakaharap sa silangan mga kaibigan, na kung saan andyan nagmula ang silak ng araw, nagbutlak mga kaibigan ng adlaw, ay dyan natin umpisahan ang pagsambit ng ritual ng Credo in Deum or I Believe in One God mga kaibigan, at saka ang Anima Christi na ritual prayer. At sa ganyang paraan mga kaibigan ay magpa-aura na ang sangkap at malinis ang nakadapong gabay at malikop sa mga puti ang aura. Ano-ano kaya ang mga maihahatid na magagandang benepisyo nito sa may nagtatangan ng ganitong sahing agimat? Pinakauna mga kaibigan na benepisyo ay matibay ito na agimat sa panglaban at pangliwas sa kahit anong uri ng mga sakit, mapapisikal man o spiritual na aurang sakit mga kaibigan, ay kaya niya itong banggain ang mga maiitim na aura. Pangliwas sa mga hindi inaasahang mga kapahamakan, may angkin din itong virtudis sa tabon mata na katawagan mga kaibigan o tagabulag, dahil sa putos o balot na aurang bato gahong virtudis mga kaibigan. At may virtud din sa kabal na para sa katawan mga kaibigan. So paano mapagana itong kabal nitong sahing agimat mga kaibigan? Ang kabal nitong gahong ay kusang gumagana oras na may hindi inaasahang mga pangyayari at hindi tatalab mga kaibigan. Ang gahong nito sa kabal, kung ito'y gawing ipahambog o ipakita kahit kaninong mga mata na hindi katablan ng mga matutulis na bagay o bala, kaya gawing sikreto lamang mga kaibigan. Maganda din sa pagpalakas ng dungan mga kaibigan, pagpalakas ng kalooban at hindi madaling maudom ng mga nakasalamuhang aura. May hatid din ito mga kaibigan na gahong sa pampaswerte sa negosyo, pampataas ng alindog at karisma. May angkin din itong lumay mahikam sikritum mga kaibigan. Ang lumay mahikam sikritum nito ay automatic na itong gagana oras na makadayo ka mga kaibigan sa ibang mga lugar. Maging maganda ang pakikitungo sa iyo ng mga nakakasalamuha mong aura sa mga lugar na iyong dinadayo mga kaibigan.
iwasan lamang na ipahawak sa maraming mga kamay, mga kaibigan. Iwasan na ikwinto sa kahit kani-kaninong mga aurang tao, mga kakilala o ipakita sa maraming mata, mga kaibigan. Gawing sikreto ang mga sangkapagimat para mas lalong lalakas ang kanilang taglay na mga virtudes at kailangan din sa agimat sangkap, mga kaibigan. Ang lubos nating paniniwala na sila'y ating tangan para mas lalong lalakas ang kanilang aurang tinataglay. At ang mga sangkap agimat na ipinagkaloob sa atin ng dakila ay palaging gamitin sa tama, gamitin sa kabutihan. Tumulong na walang pag-alinlangan at higit sa lahat, unahin natin ang buong lumikha. Manalangin tayo ng taimtim dahil sa bawat nating ginagawa. Ito'y kanyang nakikita at ang nais nating hinangad ay unti-unting matutupad. Mga kaibigan, sa pagtatapos ng ating video ay lubos po akong nagpapasalamat sa pag-like, sa pag-subscribe at sa pag-click ng notification bell button. At pati na din sa pag-follow ng ating shop doon sa Shopee sa Agimat Artin GF. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo, mga kaibigan.